Nagbabalaang isang dating opisyal na posibleng tumaas ang binabayarang buwis ng taong bayan dahil sa Maharlika Wealth Fund. Maaari rin daw mas lumaki ang utang ng bansa kung hindi ito maayos. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Kailangang palitan ng pamahalaan ang pondong ilalaan para sa panukalang Maharlika Investment Fund. Iginiit yan ni Retired Banko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Ginigundo kasunod ng pag-usad ng pagbuo sa Sovereign Wealth Fund. Ayon kay Ginigundo, kung hindi mapupunan ito, dehado ang taong bayan. Sa halip na ito ay matustusan ang mga karaniwang kailangan ng ating mga mamamayan, ay maaaring buo ba ang maibabudget nating salapi para sa mga importanteng gastusin ito. Paliwanag niya, kukunin kasi sa national budget ang seed fund o panimulang pondo ng Maharlika na batay sa aprobadong panukala ay nasa 50 billion pesos. Para raw mabawi yan, ang maaari lang gawin ng gobyerno ay magtaas ng buwis. Katumbas niyan, posibleng taas presyo sa bilihin at serbisyo. Magbabayad tayo ng mas mataas na buwis o kaya mas magbabayad tayo ng mas mataas na presyo ng mga bilihin o kaya ng serbisyo, depende kung saan ipapataw yung buwis. Pwede rin naman daw mangutang ang pamahalaan para punan ang mawawalang pondo. Pero sa taong bayan pa rin ang bagsak niyan. Pag umutang naman ng gobyerno, tataas din ang ating babayarang principal at saka interest. So, yan ay kinakailangan din bayaran ng mga taxpayers. Kung siya raw ang tatanungin, mas mainam daw na ang perang ililipat para sa Maharlika Fund, idiretso na lang sa mga proyekto. Sa halip na ito ay ilagay sa investment fund ng Maharlika, ito'y po pwede na sanang ginamit sa direkto sa infrastruktura at saka sa iba pa mga serbisyo ng gobyerno sa ating bayan. Halimbawa, mga ospital, mas maraming classroom, at pabahay para sa mga ordinaryong mamamayan. Para naman sa ekonomistang si Mike Ricafort, nakikita naman ang magandang layunin ng Maharlika Fund. Pero pagdidiin niya, dapat tiyaking maayos ang pamamahala sa pondong ibibigay sa Sovereign Wealth Fund. Portion, no, parts, na ang motibasyon talaga, makahanap na mas mataas na kita o return kumpara doon sa mga traditional investments. Malaking tulong daw kasi ang Maharlika Fund sa mga prioridad na proyekto at programa para matapos ng mas mabilis. Pero wala raw silbiyan kung mababahiran ng korupsyon, lalo't kukuha rin ng pondo ang Maharlika Fund sa malaking dibidendo ng Bangko Sentral. Dapat talaga, ma-ensure din na safe din yun. Kasi syempre, may mandato rin yung ano eh. Ano ba yung mandato ng ating BSP, di ba? Price stability, no? Yung, kumbaga yung pondo niya, para ma-achieve yung mapababa yung inflation, di ba? Financial stability. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.